kumbaga, talagang patuloy pa rin na ipaglalaban pa rin yung West PBC. Ano pong masasabihin? Hindi lang yun. Nagbigay puri siya at nagbigay pugay sa lahat ng membro na sandatahan lakas ng Pilipinas, Coast Guard, mangingisda at iba pang nakikibaka sa West Philippine Sea. So nakakataba ng puso at nakakabigay ng espiritu upang ipaglaban ang mga karapatan natin sa ilalim ng makabatas ng pamamaraan at sa ilalim ng pag-iigting ng ating depensa sa ating sarili. So, naramdaman nyo kanina, nakakataba ng puso. Ano yung magiging hakbang nyo sa mga susunod para mas lalo pa na maipakita natin sa taong bayan na kahit anong mangyari, mananatili ang West Philippines? Well, sa akin, sa Department of National Defense ay pagbibigay ng sapat na suporta at capability upgrade sa ating sandatahang lakas. Sa ating sandatahan lakas, ibibigay ko kay General Broner. Yes, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Tuwang-tuwa kami dun sa binanggit ng ating Pangulo kanina tungkol nga dun sa pag-modernize ng Armed Forces of the Philippines at yung tuloy-tuloy na pakikiugnayan natin sa mga iba't ibang mga bansa, yung mga allies natin at mga partners natin. So, yun po yung magiging utos sa amin na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. At nagpapasalamat din kami sa pasasalamat ng ating Pangulo at ng ating mga taong bayan dun sa ginagawa po natin sa West Philippine Sea. Isa sa pinakamalakas at maingi na pinalakpakan sa West Philippine Sea, ano po ba ang nararamdaman nyo na ito po ba ay nag-justify sa tamang direksyon na ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Yes, tama yun. Ano? At napaka-klaro sa amin kung ano yung direksyon na gusto ng ating Pangulo. Para po dito sa lahat ng hakbangin natin dito sa West Philippine Sea. So, lahat po ng mga gagawin natin na susunod po ay nakatuon dito sa direksyon na ito. Doon sa pinirmahan na amendments para sa procurement, makikita nyo ba dito na mas lalong mapapabilis yung modernization at pagbiling na mga karagdang kapitan po? Ayan, si SND po ang sasagot. Yeah. Bibilis lalo ang ating mga proseso. At pangalawa, makakapili tayo ng talagang tunay na may kakayahan na mag-supply sa pangmatagalang panahon, hindi lamang ng kapabilidad kung hindi sustainment ng ating kagamitan. At hindi yung magbibidding ka, lowest bidder, pagkatapos tatakbo after a while. So ito yung magpapatatag sa ating mga proseso. Kailan mo kaya mararamdaman na makikita natin na... Hopefully by next year. Sana lumabas ng IRR by this year. Pero sa ganang amin, nasa balikat ko pa rin maghanap ng sapat na pondo, no, para sa modernisasyon. So yan ang pinagtutuunan ko ng pansin ngayon, yung akmang financing sa mga kapabilidad na kailangan ng ating sandatahang lakas. Hindi lang yun, no? Pati sa disaster risk reduction, pati sa Veterans Memorial Medical Center at iba pang mga ahensya ng ating kagawaran ng taggulang pabansa. May funding na ba, sir, na proposed 2025? May kasama na ba dyan sa plano? Merong kasama, ngunit yung malalaking bagay, kailangan bukod ang funding nito at aming pinag-uusapan ng mga iba't ibang gobyerno at iba't ibang financing institutions. Umaapila din kami, no, na itong matinding sagot sa mga fake news na kumakalat, no, tayo'y magkaisa bilang Pilipino, huwag natin paniwalaan ang mga fake news at tutulan natin to dahil ito'y nakakapanghina ng ating pagkakaisa bilang Pilipino. Thank you.